Magandang umaga mga kabukid. Nandito kami ngayon sa bahay. As usual, di tayo makaalis dahil ulan, nakakaulan. Malamig. Ay, napakalamig. Ito, basang-basa ako. Dahil umuha kami ng ano namin, ng ulamin. Medyo exotic yung ulamin namin. Kunin mo nga yung pants natin. Uli. Ito yung pants namin. Yan si Congressman. Medyo exotic ang ating ulam ngayon. Ngayong mamayang gabi. Mamayang gabi na natin titirahin yun. Mamayang hapon. Mangunguha muna ako ng mga ingredients, so hindi natin pwedeng ilabas yung camera sa basa kasi baka hindi na gumana. So, wala tayong ganong magawa ngayon mga kabukid. Pati yung silly days natin sa new silly place, hindi natin maasikaso dahil sa walang tigilang ulan. May bagyong kinta. Oo. So, kung ano yung ulam natin mamayang gabi, isang specialty namin dito sa Pampanga. Na hindi ini-specialty ng ibang lugar yan. Dito lang yan sa Pampanga. Kung ano man yun, mamaya, kukuha muna ang mga ingredient na pampasarap sa mga bakuran natin. Ayun pa sa may sahig. Ayun pa, oh. Ayun, oh. Ayun na. Yan, yan, oh. Yung diyan, tatlo na yan. Ayun eh, hindi, ali. Ayun eh pa yung kabila. Oo. Oh. Ay, tapo. Ayun na, sa may paa mo. Ay, tapo, aking harap mo. Yun, kuha mo rin. Ang dami pa eh. Pa. Ay, tapo, aking dates. Pero hindi pa gano'ng ano. Tiglili ng dates. Hindi pa gano'ng malaki. Okay na yun siguro. Hindi na daw. O, diba? Mangilang-ilang sili lang. Ilan po? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Start kunin mo na rin yun, oh. Lima. Sa sahig na sa sahig. Itang metong pa. Dalawa. Oo. Limang puno lang. Oo, magandang lang. Ari. Ouch! The dates. Mga kabukid, hindi ko nire-recommendang itanim to sa mga bakuran nyo, itong mga dates. Ano? Delikado yung mga... Aray! Delikado yung mga tusok. I-prepare na natin yung ating mga ingredients para sa ating masarap na adobo. Lahan, maraming bawang. Sasayang muna tayo. Siyempre, lalagyan natin ng pampabango. Pag ganito, wala pa siyang amoy eh. Pero pag naluto siya sa kanin, nagkakaroon siya ng mabangong amoy. Itong pandan natin, siyempre. Ngayon sa probinsya. Mainit na ang ating mantika. Lalagay na natin ang ating bawang. Beweng. Masarap, maraming bawang. Tapos ang ating sibuyas. Kapag brown ng ating bawang, napakabango ng gisa.
kasi lutong bukid talaga to mga kabukid. Dito lang sa Pampanga. Tapos yung ating kamatis. Tayin muna natin mabuti. Ang ating main ingredient. Nakasangkot siya na yan. Para natanggal na yung lansa sa sangkot siya, hindi sinama yung sabaw. Ay, napakasarap niyan mga kabuti. Lastly, ang ating mga sili. Lulutuin lang natin siya ng 5 minutes para matusta siyang mabuti. Ito yung mga legs niyo. Legs. Napakabango. Ay, magugustuhan talaga to. Naming mga kapampangan. Pero si Mrs., waray-waray yan siya. Taga Borongan, Eastern Samar. Pero kumakain siya nito. Kasi masarap eh. Kanyang trademark na. Ting ting! Ayan ang mga kabukid. Ang ating adobong dagang bukid. Dagang bukid. You heard it right, mga kabukid. Daga ito, daga. Tikman mo? Bakit ayaw mo? Pwede mo si... Ayaw mo tikman? Ayaw mo tikman. Sa, konti lang. Ay! Ah. Ayaw mo talaga. Bakit? Sige, sige. Diyaw ko na. Isilip-silip mo. Okay. Baka andyan na si Kuya. Hindi niya type. Tigman. Patakot. Ay! Okay. Kuya Will, wag. Samyama na yun eh. Kumakain ka dyan? Oh? Oh, kumakain siya niyan. Tigman mo. Tayo na tayo mga kabukid. Isang hapon. Maulang hapon, hapon? Maulang hapon. Ah, ito na yung ating yee-hee! Adobong daga na maanghang-anghang. Hindi pampangan. Adobong dagis. Adobong dagis. Tapos, siyempre yung ating pipino at kamatis. Pinayagan akong kumain ng kanin ngayon kasi sarap ang dinner. Konta. Mga kabukid, napakasarap ito, legs oh. Si Mrs. taga Visayas yan siya, pero naturuan ko siyang kumain ito. Actually, hindi ko siya tinuruan. Yung kasama niya sa trabaho, nagturo sa kanya kumain ito. Nagulat na lang ako kung nagdadala na siya nito. Mga kabukid, ang mga dagang bukid na kinakain, yung sa bukid, yung malayo na sa mga kabahayan, yung talagang... Tapalayan talaga. Tapalayan talaga. Kasi, pag nahuli mo, medyo malapit sa mga bahay, hindi yan dahang bukid. Hindi yan pwedeng kinakain. Dapat yung walang kabahayan, yung... Ano lang talaga, plain rice field lang, yung mga nahuli doon. Huwag yung mga dagang malapit sa bahay, yung tumitira yan sa mga gutter, sa mga imbornal, mga basura, nang babasura yan. Pero ito, mga malilinis to. Tsaka kitang-kita mo, brown sila, brown. Hindi sila yung parang dagang, ano na, black. Sila yung balahibo nila, parang brown. Tapos, malusog sila, malusog. Tapos, yung ano, yung mouth nila, pouty. Oo, manguso yung nguso nila. Masarap, makakabukid ang lasa, malinis ang lasa. Kung anong similar na lasa, wala. Para saan daga? Dagis. Para saan daga? Wala siyang foul na lasa. Hindi siya yaki na lasa? Paano siya kumakain ka ng adobo? Kumakain ka ng isang karne na lasang karne. Mm.
nung bata ako mga kabuhin, pinakakain kami niyan. Sa pilit lang kami pinakakain ng daga kasi sinasabi nila, pasintabi sa mga kumakain, mga kabukid. Pag kumakain ka ng daga, hindi ka magkakaroon ng pigsa. Ah! Yun din ang sinabi kanina sa akin na tarok. Ah, hindi ka daw magkakaroon ng pigsa. Okay. Yun ang sabi. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Pero hindi pa ako nagkakaroon ng pigsa kahit isang beses. Ako hindi ako nagkapigsa. Pag ang alam ko ang pigsa, pag hindi ka naliligo talaga. Nung bata ako, dito kami sa bukid talaga nakatira. Kami lang ang kubo dito. Kubo lang ito dati pa. Wala pang bahay dyan sa paligid. Talagang tanaw mo yung paligid, walang bahay. Isa to sa mga staple namin kinakain na halos 3 times a week. Nanguhuli yung mga chewing ko, sila Tito Obet, Tito Manny. Yeah. Si Tito Doy hindi nanguhuli ng daga yun eh, kasi nag-aaral sa PAC. Tuwing Biyernes lang siya umuwi. Biyernes ng hapon. Tapos umaalis siya ng Lunes ng umaga. Isang, nakatira kami dito sa bukid, sa kubo. Ako, bata pa ako, si Lola, yung Lola na nandiyan sa isang vlog. The original kabukid. Oo. Oh. Tapos si Tito Baldo, tsaka si Tito Manny. Apat lang kami naka... Si Lolo, madalan lang yung umuwi kasi nagtatrabaho yun sa malayo. Nagbubuldoser sila. Tito Doy, nag-aaral sa PAC. So, tuwing Biyernes ng hapon lang siya umuwi. Tsaka pag umuwi siya, medyo masaya yung vibes kasi marami siyang mga dalang kwento, mga ideas sa pagluluto na nagagaya-gaya ko rin. Ngayon malaki na ako. Ngayon sa lasa mga kabukid, masarap. Hindi ko kayo pinipilit na kumain pero masarap. Kapag may chance kayong kumain, makatikim nito, tingnan nyo, masarap. Hindi ito yaki. Ang lasa nito hindi yaki. Actually, masarap siya. Yung kaklase mo nga nung elementary, nag-aaway pa sila magkakapatid dahil dyan sa daga na yan. Nagtataguan sila ng daga. Lalo na yung ano? Ah! Ito naman yung atay. Ito. Diba na tayo mga ano? Ito yung legs. Pinalungkay. Legs yan, legs. Ito yung pinakamalaman na part ng daga. Tapos, atay, yung pinakamalinamnam. Yan, atay. Ito naman, yung galis. De, joke lang. De, masarap mga kabukid. So, mga kabukid, sana... Ngulan eh, wala tayong topic na matino. Kaya ito na lang muna. At least, makikita nyo sa tomboy namin na kumakain kami nito. So, mga kabukid. Yung ano ko. Panoorin nyo pala ako. Oo, mga kabukid. Yung channel ni Mrs. na Memize World. Yung link niya, lalagay natin sa description. Actually, yung mga nandun, yung pagkain. Kung ano yung pinakain. Mostly pagkain. Tulungan naman natin siya na dumami yung kanyang subscribers. Kasi konti pa lang yung subscribers niya. Bago pa lang yung kanyang ano. Oh, 6 months. Bago pa lang yung siniseryoso. So mga kabukid, Memize World. Like. Ito yun. Okay. Mga kabukid. Kain muna kami. Kain muna tayo. Hanggang sa susunod nating episode. Paalam!